Anong sabon ang ginagamit nyo? Ito ang kwento ng isang babaeng serial killer na ginawang sabon ang mga biktima niya. Si Leonarda Cianciulli ay pinanganak noong April 18, 1894 sa Italy at hindi naging madali ang buhay niya. Nabuo si Leonarda matapos pagsamantalahan yung nanay niya nung kabataan nito. Dahil sa dami ng problema, ilang beses nang sinubukang bawiin ang buhay niya until makilala niya si Rafael Pansardi in 1917 at nagtanan sila kahit na ayaw ng nanay niya. Nagtuloy-tuloy pa yung malas sa buhay ni Leonarda and on July 23, 1930, nasira ang bahay nila sa Irpinia earthquake na isa sa pinakamalakas na earthquake sa Italy. Kahit na marami siyang problema, kahit na marami siyang pinagdadaanan, ang isa sa mga pinaka-importante sa buhay niya ay yung mga anak niya. Pagsasama nila ni Rafael ay nabuntis siya ng 17 na beses pero tatlo dito ay nalaglagan siya. At 10 naman ang namatay habang bata pa lang na nagbigay ng extreme depression and anxiety kay Leonarda. Dahil nga 4 na lang yung anak niya, ang gusto niya nalang gawin sa buhay ay protektahan sila. Dahil nga naisip niya ang pangit ng buhay niya, nagpunta siya sa isang manghuhula na nagsabing hindi maganda ang kapalaran niya at ng kanyang pamilya. Yung sinabi ng manghuhula, hindi nawala sa isip niya. In 1939, ang paborito niyang anak na panganay na si Giuseppe Pansardi ay nagsabing sasali siya sa Army for World War II. Nagsali ng anak niya sa gyera at dahil nga mapamahiin si Leonarda, dito niya naisipang protektahan yung anak niya sa pamamagitan ng human sacrifice. Ang una niyang biktima ay si Faustina Setti na pinapunta niya sa bahay para bigyan ng mapapangasawa. Pagdating sa bahay, dinroga niya inumin ni Faustina at saka niya pinatay gamit ang palakol. Pinagputol-putol niya yung katawan ni Faustina at hinalo sa iba pang mga ingredients at dito nga niya siya ginawang sabon. Ang dugo naman ni Faustina ay ginawa niyang tinapay na kinain niya at ng asawa niya at yung iba ay binigay niya pa sa mga bisita. Ang September 5, 1940, ang kasunod niyang biktima ay isang teacher na si Francesca Suavi at ginawa rin niya ang ginawa niya kay Faustina. 25 days later, on September 30, 1940, ang huling biktima niya ay si Virginia Cachopo na isang magaling na opera singer na ginawa niya ding sabon at tinapay. Medyo madami yung mga nagawa niyang sabon at tinapay na ipinamigay niya sa mga kapitbahay. Ayon pa kay Leonarda, ang huling biktima niya na si Virginia ang pinakamasarap at pinakamatamis sa lahat ng naging biktima niya. Pero dahil din pala kay Virginia, kaya siya mahuhuli. Nag-report naman sa mga pulis sa kamag-anak na Virginia dahil nga matagal na siyang nawawala at may nagsabing huling beses itong nakitang buhay na pumasok sa bahay ni Leonarda. Noong una, tinatanggapan ni Leonarda yung mga paratang pero nung pinagbintangan na yung paborito niyang anak, tsaka lang siya umamin. Sa mga nagawa niya, nahatulan siya ng pagkakakulong for 33 years. On October 15, 1970, namatay siya sa loob ng isang asylum sa edad na 76 years old. Lahat ng ginamit niya sa pagpatay ay makikita sa isang museum in Rome. RIP sa lahat ng mga biktima.